problemadong nanay ng best friend ko nang pumunta ako sa kanila. Ang best friend ko kasi na si Martin, napasobra sa inom ng kape. Nanginig ang buong katawan at sobrang daling magulat. Ewan ko ba sa batang yan? Ang lakas-lakas sa uminom ng kape. Ayan tuloy ang nangyari sa kanya. Nanginginig eh. Tapos, pinagpapawisan pa ng malamig. Sabi ni Manang Tina nang pumunta ako sa kanila. Siya lang ang nakaharap ko kasi hindi rin talaga makausap ng ayos si Martin. Sige po. Basta kapag ayos na po si Martin, dadalaw na lang po ulit ako, tita. Salamat po. Sabi ko naman at umalis na rin ako. Pag-uwi ko ng bahay, nagpupunganga na naman ang nanay ko. Nagsasermon siya kay Connie, ang punso naming kapatid na babae. Sige! Kumala ka pa ng kumala sa gabi ha! At baka madagit ka talaga ng aswang dyan! Makulit kang bata ka ha! Pananakot sa kanya ni nanay. Hindi na bago sa amin ang mga ganong salitaan ni nanay. Sa tuwing pinagpapawalan niya kaming umalis, ganun ang panakot niya sa amin. Kaya nilapitan ko si Connie. Hayaan mo na si nanay. Nananakot lang yan. Basta, huwag ka nalang pasaway. Sundin mo na lang. Sabi ko sa bunso namin. Pero yung sumunod sa akin ang sumakot. Kuya Jun, hindi lang basta panakot ni nanay yun. May basihan na siya. Sabi naman ni Kimberly. Ha? Anong basihan? Tanong ko. Kanina lang, mga bandang alas 7 daw, yung kakilala ni mama na taga kabilang kalye, hinabol daw ng malaking aso. Ang sabi ng mga matatanda, aswang daw ang humahabol. Kwento pa ni Kimberly. Nanayo ang palahibo ko. Lalo pa ang lugar namin, eh di pa naman talaga ganun kamoderno. May ilang parte pa rin na mapuno at ilang poste pa bago ka magkaroon ng kapitbahay. Anong nangyari dun sa kakilala ni nanay? Tanong ko ulit. Ayun, nakauwi naman ng ligtas. Kaso nga lang, hanggang ngayon daw, hindi makausap ng maayos. Dagdag pa ni Kimberly. Nabahala ako sa mga nalaman ko. Madalas pa naman akong lumabas ng gabi. Nanguhuli kasi kami ni Martin ng gagampa tuon sa may maisan para ibenta namin. Makalipas ang ilang araw, natuwa ako kasi pinuntahan ako ni Martin sa bahay. Masigla na siya ulit. Hoy sira ulo! Kamusta ka na? Ayos ka na ba? Tanong ko pa kay Martin habang nakasilip siya sa bintana namin. Ayos na ako. Gusto mo sama ka sa akin? Mamayang gabi? Yun ang gadang bungad nito. Manguhuli ba tayo? Tanong ko. Gagi! Hindi! Makikilamay tayo! Patay kasi tito ni Jeff. Diba kilala mo naman si Jeff? Sabi ni Martin. Oo si Jeff. Yung nalaglag sa puno ng mangga. Oo naalala ko. Bakit? Ano raw bang kinamatay? Tanong ko. Huwag ka nalang maingay ha. Pinapalabas kasi nilang na aksidente. Pero ang totoo, nagpakamatay. Paano kasi? Para siyang nababaliw mula ng habulin ng aswang. Hindi daw mawala sa utak nito yung aswang. Kaya ayon, nagpakamatay na lang. Kwento ni Martin. Biglang sumagi sa akin ang sinabi ni Kimberly, nakakilala ni nanay. Walang duda, iyon ang tinutukoy ni Martin. Napaka-tsismoso, kakagaling mo lang sa sakit. Sabi ko naman. O ano, sama ka. Tanong nito. Sige, pero ipangako mo muna na di ka magkakapit doon. Baka mamaya mangisay ka doon. Bahala ka sa buhay mo ha. Sabi ko at natawa na lamang ito. Oo na, tara mamayang gabi ha. Alas 9. Umalis na din si Martin. Napapailing na lamang ako rito. Pagdating namin ng lamayan, ay pinapesto agad kami ni Chip tuon sa bakanting mesa. Madami na rin kasing tao ng oras na iyon. Hindi niya kami maasikaso. Buti na lang, dito tayo nilagay ni Chip. Walang ya, di ko alam pupunta pala si nanay. Sabi ko. Nakain lang kami ng biskwit noon. Sopas sanang hihingiin namin.
Kaso, may dumaang babae. Mga nasa edad 40 ata. May dala itong tray ng kape. Oh, bawal ka diba? Huwag kang iinom ng kape. Paalala ko kay Martin. Pero sumabat ang babae. Sige na, iho. Kunin mo na. Isa lang naman yan. Sayang naman. Sabi ng babae. Kakaiba pang ngiti niya sa amin. Huwag kang mag-alala. Isa lang to. Sabi pa sa akin ni Martin. Wala na akong nagawa. Kasi nilagok na niya ang kape. Nang umalis na ang babae, ilang minuto lang, tumaan naman si Jeff. Tol, huwag niyo nagbigyan ng kape to ha. Bawal kasi to sa kape. Sabi ko kay Jeff. Ha? Hindi naman kami nagbibigay ng kape ha. Sagot ni Jeff. Eh sino yung nagbigay ng kape sa akin kanina? Tanong naman ni Martin. Nagkibit palikat na lang si Jeff. Nakauwi kami ng alas dos ng madaling araw. Nagtatakutan pa nga kami sa daan kasi naalala namin ang aswang. May naririnig din kami na parang sumusunod. Tatlong araw nakalipas, nagpunta ako ng bahay ni na Martin. Si Martin po? Ay naku yung patang yan! Di ko na alam kung anong nangyayari. Sagot niya sa akin. Bakit po? Nanginginig na naman po ba? Tanong ko. Hindi, pero ilang araw na siyang tulala. Naglalaway at walang ibang gustong kainin, kundi karneng hilaw. Kaya yun, nangangayayat. Hindi siya kakain hangkat walang karne. Sabi ni Manang Tina. Hilaw na karne? Bakit po? Sabi ko naman. Ewan ko rin. Basta, sinasabi niya na gusto niya ng karneng hilaw. Nakakatakot na nga siya eh. Laging nanlilisik ang mata. Tagtag pa nito. Pinapasok ako ni Manang Tina sa kanila. Naabutan namin si Mang Pelton. Nakakatapos lang ikapos si Martin. Iginapos ko na. Nananakit na siya. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari dyan. Sabi pa ni Mang Pelton. Napatras nga kami nang biglang magpumikla si Martin. Nakatingin ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Kahit ako, nananayo ang mga palahip ko. Wala po ba siyang nababanggit bago siya magkaganyan? Nauutal kong tanong dahil sa kilapot. Noong nakakausap pa namin si Martin, sinabi niya na pagkatapos niyang uminom ng kape sa lamay, ay para siyang nagugutom palagi. At ang unang pumapasok sa kanyang isipan ay karneng hilaw. Sabi ni Mang Pelton, kinagulat ko ang aking nalaman. Yung babaeng nagbigay po ng kape, siya po yung aswang. Sabi ko at kapwa sila napatingin sa akin. Sa isip-isip ko noon, nayangkaw si Martin. Ang yangkaw ay gawain ng mga aswang para i-convert ang isang tao. Natutunan ko yon sa lolo kong albularyo noong nabubuhay pa siya. Kailangan po nating ipatingin si Martin sa albularyo. Magiging aswang na po siya. Halos mapaw po sa takot ang nanay ni Martin. Si Mang Peldo naman, hindi makapagsalita. Dito lang ho kayo. Pupuntahan ko yung kakilala ng lolo ko na albularyo din. Sabi ko sa kanila. Nagmadali akong tumakbo sa kabilang barangay. Sakto naman na pagdating ko doon, nandun si Mang Elong, ang albularyo. Mang Elong! Nayangkaw pong kaibigan ko! Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Hindi na ito nang hingipan ng paliwanag at lumarga na kami pabalik. Dalian niyo po! Baka di na tayo umabot at maging aswang na siya! Sabi ko habang kami ay tumatakbo. Nang matanaw na namin ang bahay ni na Martin, nagmadali na kaming lumapit doon. Pero sa pagpasok namin, nakaandusay na si Mang Pelton sa sahig. Tuguan ng hita, si Manang Tina naman ay nasa ilalim ng papag. Manang Tina! Sigaw ko. Sakalang lumabas si Manang Tina. Pagtingin namin kay Mang Pelton, buhay pa naman ito. Pero marami itong kalmot sa hita at praso. Si Martin! Ang anak ko! Naging aswang na!
sabi pa ni Manang Tina. Nakaalis na si Martin. Laking pasalamat na lang namin kasi hindi niya tinuluyan ang mga magulang niya. Pangako po, hahanapin at ipabalik ko po sa dati si Martin, sabi ko kay Manang Tina. Pero lumipas ang araw, linggo at isang buwan, hindi na muling nagpakita pa si Martin. At isang buwan mula nang mawala ito, may bangkay ng papayang natagpuan. Wakwak ang tiyan, wala nang lamang loob. Nagulat ako kasi nalaman ko noon na yung papaing bangkay ay yung babae palang nagbigay ng kape kay Martin doon sa lamhay. Ang aswang na yumanggaw kay Martin. Hindi ko na nakita pa ang best friend ko. Pero ang hinala ko noon ay si Martin ang pumatay sa aswang. Hello my loves, ako po si Miss Pam. Ini-invite ko po kayong lahat na kung gusto niyo pong makapakinig pa ng ating mga horror stories, meron po akong isa pang channel, ang Lady Pam. Hintayin ko po kayo doon, salamat po!